Inihahanda na ng NBI ang subpoena sa tatlong doktor na sangkot umano sa nabistong ilegal na bentahan ng kidney. Handa ring magkasahan ang sariling investigasyon ang Philippine Medical Association na hindi pa kumbinsidong may mga kabaro silang sangkot sa krimen. Nakatutok si Maki Pulido. Naalarma ang Philippine Medical Association sa pagkakadawit ng tatlong doktor sa organ trafficking. Pero hindi naniniwala si Dr. Hector Santos, ang presidente ng PMA, na may mga doktor na sangkot sa mismong bentahan ng kidney. Maaring yung doktor daw ang nag-diagnose, nagpayo kung ano mga kailangan gawin ng pasyente o mismong nag-opera sa transplant. Pero hindi siya naniniwalang doktor ang mismong magbebenta o bibili ng kidney para sa pasyente. Hindi kasi talaga ang doktor ang nagpo-procure ng organ. I-check nila kung pinesend na ng pasyente itong aking organ donor. Ang tatanong kadalasan, dumaan ho ba to sa Department of Health yung meron silang organ program eh. Handa raw mag-imbestiga ang Philippine Medical Association pero wala pang basehan para gawin ito ngayon dahil hindi pa man lang daw pinapangalanan ng NBI kung sino-sino ang mga doktor na ito. Kung may ebidensya, maaaring isa lang ang doktor sa kanilang ethics committee na ang pinakamabigat na parusa ay rekomendasyong suspindihin ang medical license. Hindi maaaring motu proprio mag-iimbestiga kami ng walang pangalan or galing sa third party hearsay. Kailangan meron siyang pruweba. We cannot do a witch hunt. Nagulat din daw ang Philippine Society of Nephrology sa balita. The PSN does not condone illegal practice of organ trafficking. We have always advocated for ethical practice in kidney transplantation. We have to admit that there were some things in the past that have happened, no? And historically, meron namang mga na-prove before, pero nahinto na because the PSN is very strong together with our training institutions on proper procurement of our organs. Ang NBI, kinukumpleto na ang lahat ng mga impormasyon bago isilbi ang subpoena para sa tatlong doktor. Isang nurse sa National Kidney and Transplant Institute o NKTI ang itinuturong leader ng na-raid sa Bulacan ng Organ Trafficking Syndicate. Nauna nang sinabi ng NKTI na walang kinalaman ang unit ng naturang nurse sa kidney transplant. Nakausap na rin siya ng pamunuan ng NKTI at itinanggi ang alegasyon. Pero hindi pa siya muling nag-report sa trabaho. Ayon sa NKTI, naka-day off siya kahapon at naka-emergency leave ngayong araw. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok 24 oras.